Inihayag ng Estados Unidos, United Kingdom at Australia ang mga detalye sa kanilang plano na lumikha ng bagong fleet ng nuclear-powered submarines. Layo nitong kontrahin ang impluwensya ng China sa Indo-Pacific region. Sa ilalim ng AUKUS deal, baka kamit ang Australia ang unang tatlong nuclear-powered submarines nito mula sa Amerika. Bukod dito, magtutulungan din ang magkakaalyadong bansa upang makalikha ng isang bagong fleet gamit ang cutting-edge technology, kabilang na ang UK-made Rolls-Royce Reactions. Subalit kinundina ng China ang malaking naval deal. Inaakusahan ng Chinese Foreign Ministry ang tatlong bansa na patuloy sa pagtahak sa bali at mapanganib na landas. Subalit giit ni US President Joe Biden, layo ng kasunduang itaguyod ang kapayapaan sa rehiyon. Binigyang diin din nitong nuclear-powered ang submarine subalit hindi nuclear-armed. Ginawa nito ang pahayag habang kasama sina UK Prime Minister Rishi Sunak at Australian Prime Minister Anthony Albanese sa San Diego, California. Australia is a proud non-nuclear weapon state and is committed to stay that way. These boats will not have any nuclear weapons of any kind on them. These subs are powered, not nuclear-armed subs. They're nuclear-powered, not nuclear-armed. Para naman sa Australia, isang major upgrade ito sa military capabilities ng bansa. Ikalawa na ang Australia sa tatanggap ng elite nuclear propulsion technology ng Washington. Una, ang United Kingdom. Sa ilalim ng deal, ipapadala ang Australian Navy sailors sa US at UK submarine bases ngayong taon upang matutong gumamit ng nuclear-powered submarines. Sa uli, tiniyak ni President Biden na committed ang tatlong bansa sa pagtitiyak na mananatiling free at open ang Indo-Pacific region. Forging this new partnership, we're showing again how democracies can deliver our own security and prosperity, and not just for us, but for the entire world. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.